Hey guys, welcome back again dito sa ating YouTube channel. At ang mainit nga po nating update ngayong araw ay pumapatungkol po sa interview ng TVJ po sa Pure Gold, kung saan ay meron nga pong sinabi ang TVJ na talaga naman pong aabot sila ng 50 years dito sa TV5. So masasabi natin na talagang pinaglalaban po ng TVJ na sila po ang may karapatan sa Itbulaga at sila ang magse-celebrate, kasi hindi nga naman po akma na ang mag-celebrate po ng 50 years sa Itbulaga ay yung mga wala man lang po sa kalahati ng taon na inilagi sa Itbulaga. So, aabangan po natin yan, at syempre, wish po natin na maging successful at maganda po ang kanilang maging buhay sa TV5. And maging successful po ang kanilang Itbulaga dito, or ano man po ang maging title ng kanilang show. Syempre, aabangan din po ng marami kung ano nga ba ang kahihinatnan ng laban po ng TVJ. Pero syempre, kung ang mga netizens po ang tatanungin, ay pumapabor. At gusto po nila manalo ang TVJ dahil sila ang tunay na may karapatan di umano sa Itbulaga. Gayunpaman, syempre mahaba-haba pa rin pong usapin yan, kaya wala po tayong ibang magagawa kundi ang magintay na lamang. Ang mahalaga ay nilalaban po yan ng TVJ, kaya nga po anuman ang maging title nila sa kanilang show ay pansamantala lang. Inuunahan na nila na pansamantala lang. So kung maipapanalo po nila ang kanilang laban na sa Itbulaga, ay mapapalitan po ito ng Itbulaga. At pag nangyari po yun, ay talaga pong magpa-party, magsasaya ang buong Pilipinas, pati po yung mga Dabarkads po na nasa ibang bansa din. Talaga naman pong magsasaya, and for sure may Twitter party po yan. So meron din pagdidiwang malamang po gagawin ang TVJ pag nagkataon. And kung big day ang July 1 sa kanilang unang araw, malamang big day din po kapag naipanalo po nila ang trademark na Itbulaga. Magiging big day at pakaaabangan kung paano po magse-celebrate ang TVJ. So road to 50 years, go 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 for gold TVJ. And naniniwala kami na tama po ang desisyon ni MVP na kunin, tanggapin, at syempre bigyan ng tahanan ang TVJ. Mayroon man pong iba na nagdududa sa desisyon na ito ni MVP sa pagtanggap sa TVJ. Ang importante, ang napakaganda po ng sagot ni MVP para po sa mga negative na taong ito na nangbabatikos at wala pong tiwala sa kanyang desisyon. Yun ay dahil mahal ng sambayan ng Pilipino ang TVJ, kaya hindi po niya pagsasarhan ng pinto ang mahal ng sambayan ng Pilipino, kagaya po ng basketball, di ba? Malaki man ang naging gastos nila sa pagsuporta sa Gilas, kahit alam na maliliit lamang ang Pinoy, ay hindi sila nagsisisi dahil ang basketball ay mahal ng sambayan ng Pilipino. So, ang puso po ni MVP ay nasa Pinoy talaga. So, narito nga po, ulitin po natin, balikan natin ang sinabi ni MVP, kasi napakaganda po para masagot at matameme at matulala. Wala na pong masabi ang mga bashers sa pagtanggap po niya sa TVJ. Sabi nga dito, to the three of you, TVJ, maybe the best analogy I could provide you is that noong naging involved kami sa basketball ng Pilipinas, we received comments from our colleagues from the industry. Ang laki ng gastos nyo sa pagsuporta sa Gilas, and yet alam nyo namang maliliit ang Pinoy. Hindi tayo mananalo. We will never be world champions, at least not during our lifetime. And my answer was very simple. Mahal ng Pilipino ang basketball. Pwede ba naming talikuran ang minamahalan ng mga Pinoy? Ganon din sa Itbulaga. We cannot turn our backs. So dito ang pinanghuhugutan po niya ay pagsuporta
sa Pilipino talaga pag suporta po sa kakayahan ng Pinoy or sa pride po ng Pinoy, sa pride po ng Pilipinas. Yun, more than the kita. Ito yung kanyang pinapahalagahan. Kaya alam naman po na malaki ang tsansa na matalo po ang Gilas, kasi sabi nga maliliit daw po ang Pinoy. Eh hindi yun ibig sabihin para baliwalain na lamang ang sariling atin, na hindi na po natin susuportahan. Kasi kung wala nga pong magtitiwala, wala pong gagastos, wala pong magpo-provide, ay papaano na lamang po tayo? Mas lalo pong wala na magtitiwala sa atin or sa kanila, paano na lamang po ang sport ng Pilipinas? Kaya naman, napakaganda po ng sagot na ito ni MVP para po sa mga nanghahamak sa kanyang desisyon. At the same time, puro business lang po ang nasa isip. Pera lamang po nakikitain ang iniisip, hindi po yung pride ng Pinoy. Totoo naman po na mahal ng tao ang TVG. At dahil dyan ang mga netizens ay nagsasabi na talagang kanila pong uulanin ang pagsuporta ang TV5. Sana nga po, this will be the right time para po mag-shine ang TV5 at maungusan po ang GMA Network. Palagay nga po ng netizens, sa kulang na lamang po ay magagaling na actors and actress po sa TV5 and magagandang istorya na kanila pong ipapalabas. Meron po nagre-request na sana daw po, or sasuggest rather, na sana po ay gumawa rin po ang TV5 or mag-produce ang TV5 ng sarili po nilang talent search, kagaya ng sa 7, Starstruck, kagaya ng sa ABS-CBN, Pinoy Big Brother or PBB. Kaya nga po sana TVJ na po ang maging sagot para maging oras na po ng TV5 na sumikat. At makaahon na po sila sa bilyong-bilyon na pagkalugi po nila. Kasi base po sa ating nabalitaan ay talagang lugi-lugi po ng bilyon ang TV5. At sa dami po ng advertisers ng TVJ, talaga naman po siksik, liglig at umaapaw, ay masasabi po natin na unti-unting makakabawi po ang TV5. Marami nga pong umaasa na sana malaaldab ang mangyari po sa grand opening or sa unang araw po ng TVJ sa July 1. Pero kung hindi man ganon kalakas at kainit po ang pagsuporta at pag-aabang ng mga tao, ay ang importante naman ay mapapasayang na lamang po ang bagong Itbulaga sa kanila pong pinakawalan. Samantala, speaking of big days sa July 1, eto nga po, no, si Kuya Jose. May bago po siyang video sa Facebook page ng TVJ kung saan ay nagre-relax po siya. Grabe na, makikita po natin na talagang nandun yung excitement, nandun po ang pagkakampante din, at epekto po ng pagsuporta po ng sambayan ng Pilipino sa TVJ at sa Legit the Records. Kung nung mga nagdaan pong araw, nagdaan pong linggo, ay parang puro problema, no? Puro stress ang update sa TVJ and the Legit the Records. Kasi syempre, nauungkat po ang mga baho na nararanasan ng Legit the Records na hindi po nila inilalabas sa social media noon. Dati parang puro lungkot, no? Pero sa ngayon, dahil po sa pagsuporta ng sabayan ng Pilipino sa TVJ, or patuloy po na pagpaparamdam po ng pagmamahal at suporta ng mga Pilipino sa Legit the Records or Legit Itbulaga, ngayon iba-iba na. Na nakakahinga po sila ng maluwag, sila po ay nakakapaghanda ng maayos, sila po ay nakangiti at hindi po masyadong nape-pressure sa kanilang kinakaharap na problema. Since naka-move on na rin naman siguro marahil ang TVJ, lalo pat napakaganda po ng pag-welcome sa kanila ng TV5. Ewan na lamang kung hindi sila maka-move on na, no, sa nangyari po. Hindi man totally na kinalimutan na nila yung nangyari, pero kahit po papaano ay nabawasan po yung bigat na kanilang nararamdaman, at the same time hindi sila nagpapaka-bitter. Yun naman po ang mahalaga, eh, para hindi po masyadong mabigat ang atin pong bagahe sa atin pong puso, ay huwag magpaka-bitter, lalo naman kung mas lamang naman po ang taong nagmamahal sa kanila, taong sumusuporta sa kanila, plus may tumanggap naman na po sa kanila na talaga naman pong welcome na welcome po sila
pinadama yung pag-welcome po sa kanila na sila ay importanteng tao at mahal ng maraming tao. So yun lang po ang ating update ngayong araw. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.